Hi guys! Welcome back! Tara, gawa tayo ng ice cream. Ang ating flavor na gagawin ay cookies and cream. Tara, umpisahan na natin! So, ang gagamitin natin ay Oreo biscuits. Guys, ang laman pala nito ay 9 pieces. Pero hindi ko ito lahat gagamitin. So, kukuha lang siguro ako dito ng mga 5 pieces. Tapos, itong dalawang balot ay dudurugin ko. Ito yung ihahalo ko mamaya sa ating cream mixture. So ayan guys, bali dalawang sachet lang ng Oreo ang ating dinurog. Etong dalawang natira ay tatabi natin para next time meron ulit tayong gagamitin. Eto naman ay hiwain natin ng maliliit para pan-toppings natin mamaya sa ating ice cream. Ang ginawa ko dyan guys, ay binuksan ko lahat yung 5 piraso ng Oreo. Pero hindi ko lahat yan ginamit. So bali, 3 balot lang yung ginamit ko dito. At yung 2 balot na natira ay tatabi ko para next time ay gagamitin ko ulit. So ito guys, yung 6 na biscuits ay itatabi natin para next time may gagamitin ulit tayo. So ang katumbas nito ay 2 sachet ng Oreo. Para sa ating cream mixture ay gagamit tayo ng 2 lata ng Angel All Purpose Cream, 1 lata ng condensed milk. Then dapat ito ay chilled overnight para mag-double ang volume ng ating cream mixture. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay ako ng tube ice. Ang purpose nga pala nito guys ay para ma-maintain yung lamig ng ating cream mixture para hindi siya maging liquid. Tapos ilagay natin sa ibabaw itong mixing bowl na paglalagay ng ating cream mixture. Reminder lang ha, dapat malamig yung ating mga gatas. Tapos ibibit natin to ng mga 5 to 8 minutes sa high speed. Ayan, pag ganito na siya, nag-double na ang kanyang volume, ilalagay na natin yung ating condensed milk. Tapos ay imimix ulit natin siya sa high speed na mga 3 minutes. Tapos, ilagay na natin itong ating dinurog na Oreo. Mix lang natin niya ng at least 1 to 2 minutes. Tapos, haluin ulit natin gamit ang spatula hanggang ilalim. Ayan guys, mag-umpisa na tayo maglagay sa ating mga cups. Ang size pala ng cups na gamit ko ay 3.5 ounce.
3/4 lang ang ilalagay natin sa ating mga cups dahil maglalagay pa tayo ng toppings kaya wag nating pupunuin. Tapos yan, alug-alugin nyo lang siya para pumantay. Yan, tapos na nating malagyan yung ating mga cups. So, 21 cups lahat yung aking nagawa. Ilagay na tayo ng toppings. Takpan at i-chilled natin to overnight. Sa freezer natin to ilalagay. So ayan guys, after 2,000 years later daw, charot, tikman na natin. Ang sarap guys, sakto lang yung tamis niya, hindi siya nakakaumay. Pwede pa itong pangnegosyo sa inyong mga lugar. Lalo na ngayon, napakainit ng panahon. See you on my next vlog. Bye!